Morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muli pong naririto ngayon sa Door of Faith, Lag Road, Quezon City, District 9. At sa umaga pong ito, wala po tayong ibang pag-asa kundi ang ating pong Panginoon. Amen? Kaya sa umaga pong ito, patuloy tayong magpuri at magpasalamat po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pili natin ang Panginoon. Oh, we worship the Lord. Hallelujah! Bagong buhay, Panginoon. Hallelujah. We give you glory, O God. We give you praise, O God. Hallelujah. Tunay nga pong kayo lamang aming Diyos na malalapitan sa umagang ito. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang naming matatakbuhan, O Diyos. Hallelujah. Kaya nararapat lamang po namin kayong itaas at parangalan sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, O God. Hallelujah. Tuloy tayong umawit po sa Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Wala po tayong ibang Diyos na matatakbuhan sa umaga. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you.
Panginoon, sa panibagong pag-asa, panibagong buhay na ipinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kami ibang matatagpuan, kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Diyos na dakila at Diyos na tapat, Panginoon. Kaya sa umagang ito, hindi kami magsasawang itaas ka, Panginoon. Hindi po kami magsasawang purihin ka, Panginoon. Hallelujah, sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin hinihiling, O Diyos, ang patnubay ng inyong pong banal na Espiritu na siyang patuloy na sasakop sa buhay ng bawat isang, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa inyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord God, patuloy kayong magpahayag sa amin, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa na maunawaan namin ang kalooban niyo sa amin pong mga buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng inyo pong mga salita, O God. Salamat po, Ama, sa inyo pong lingkod na gagamitin. Hayaan niyo nga po na patuloy na buksan mo ang kanya pong mga labi, Panginoon, at ang kapahayagan na mula lamang sa inyo ang patuloy niyang maihahayag sa umagang ito. Salamat po, Ama, purihin kayo. Salamat sa kabutihan niyo at katapatan niyo po sa amin po mga buhay. Holy Spirit, patuloy po namin kayong itinataas sa umagang ito, Panginoon. Luwalhatiin ang inyo pong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Sa inyo po namin, mataas na ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatid natin na ngayon ay nanonood sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bansa, at maging dito sa ating bansa sa Pilipinas. At purihin ng Diyos ang Ama ng ating Panginoong Jesus, na dahil sa kanyang malaking awa, ang bawat isa sa atin na walang pag-asa ay punong-puno na ng pag-asa dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Punong-puno tayo ng pag-asa, lalo na nang ang ating Panginoong Jesus ay hindi na natiling patay, siya'y nabuhay sa mga patay. At kung paano siyang nabuhay sa mga patay, ay gayon din namang tatamasahin natin yung pagkabuhay na maguli sa mga patay. Purihin ang Panginoon. At ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At nung nakaraang linggo, tinalakay po natin yung
kakaibang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin makikita sa sino man o sa kasaysayan ang ganong klase ng pag-ibig na ibinigay ng Panginoon sa atin. Marahil meron tayong mababasa na merong umibig at nagbigay ng kanyang buhay. Merong nagmalasakit sa iba at inabot yung kalalagayan ng iba dahil sa pag-ibig. Marahil may mga ganong kwento sa iba't ibang panahon na lumipas sa ating kasaysayan. Ngunit hindi pa rin mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos dahil napakalayo ng ating kalalagayan sa kalalagayan niya. Napakataas ng kanyang kalalagayan na hindi maaring sukatin ang isipan ng tao, pero naggawa niyang pagmalasakitan ng isang katulad natin na hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamalasakit. Purihin ang Panginoon at binasa natin na nakaraan yung Romans 5:8. Minsan ulit nating basahin yung nakasulat po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, talatang 8. Ang sabi po, datapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ulitin ko po sa English, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa loob ng mga nakaraang araw, sa loob ng isang linggo, nung pagkatapos nating talakayin ito, ako mismo ay patuloy na nag-iisip at nagbubulay tungkol sa pag-ibig ng Diyos, sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. At habang iniisip ko yon, dinadala ko ng Holy Spirit o ng Diyos sa kaisipan na kung dakila ang aking pag-ibig, ay makikitaan naman ng kakaiba at isang radikal na pananampalataya mula sa atin. Uulitin ko po, kung talagang dakila ang pag-ibig ng Diyos, great is the love of God that will lead us to a strange kind of faith, radical kind of faith. Great is the love of God, mga kapatid, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Alam ko pong sasangayunan yung lahat yan. At kung dakila ang pag-ibig ng Diyos, merong kaisipang ibinibigay ang Panginoon sa akin sangayon sa katotohanan ng kanyang mga salita, na magkakaroon ito ng epekto sa buhay natin. Pagdaunawaan natin dakila ang pag-ibig ng Diyos, magkakaroon ito ng kakaiba ring epekto sa atin, kakaiba na ang pag-ibig ng Diyos, at meron din itong kakaibang magiging epekto sa atin na magdudulot sa atin sa isang kakaibang pananampalataya at sa isang radikal na pananampalataya para sa Panginoon. At great is the love of God, sapat ang puhunan, ika nga, sapat ang halaga na ibinigay ng Diyos, di masukat na halaga para hikayatin tayo sa isang klase ng pamumuhay na sumusunod sa Kanya. At merong mga specific na ibinibigay ang Panginoon, specific na mga dapat na makita sa atin kung talagang naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos. Uulitin ko po, magbibigay ako ng ilang mga bagay sa inyo na makikita sa buhay natin kung talagang naunawaan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At kung hindi makita sa atin ang mga ganitong klase ng katangian, kung gayon mga kapatid, marahil kinakailangan nating makilala pa ng lubos ang pag-ibig ng Diyos. Naalala ko si Apostol Pablo, nagagawa niyang hikayatin yung mga kaluluwa o yung mga tao o mga mananampalataya na lubos na italaga ang kanilang buhay sa Diyos pagkatapos niyang maipaliwanag yung pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko po, si Apostol Pablo, sa tuwing hihikayatin niya ang mga tao na tumalaga ng buhay sa Diyos, hindi niya gagawing hikayatin sila na hindi niya muna na ipapaliwanag ng lubos yung pag-ibig ng Diyos. Sa aklat ng Epeso, nahahati yon sa ilang mga kapitulo, 6 chapters. From chapter 1 to 3, doon ipinapaliwanag ni Apostol Pablo yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. At pagkatapos niyang ipaliwanag yung biyaya ng Diyos, makikita natin sa chapter 4 verse 1 ng Ephesians, yung unang salita, therefore, kaya naman. Para bang naisip para tingin Apostol Pablo, kung naintindihan nyo na dakila ang pag-ibig ng Diyos,
O kinakailangan may makitang resulta sa buhay ninyo. Kaya naman, therefore, parang humihingi ng kapalit. Kapalit na hindi natin kayang tumbasan yung ginawa ng Panginoon. Pero kapalit, as a result, epekto ng pagkaunawa natin sa biyaya ng Diyos, may makikitang pagtatalaga sa atin. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 1, pagkatapos na may paliwanag sa kapitulo 1, yung position and possession natin sa Panginoon, pagkatapos ng paliwanag sa kapitulo 2, yung nakaraan natin, nung wala ang Panginoon sa buhay natin, at yung present na ang Panginoon ay nasa atin. Sa chapter 3 naman, nung maipaliwanag ni Apostol Pablo yung sino tayo ngayon at sino tayo sa inaharap nang tayo na kay Kristo Jesus na. Sa chapter 4, anong sabi po ni Apostle Paul? May binanggit po siya na ganito. Namamanhik nga ako sa inyo, therefore, namamanhik ako bilang bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyong tinawag. Mga kapatid, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, kung minsan nahihirapan tayo, nahikayatin ang tao na humakbang sa mabuti, kasi hinihikayat natin ang tao na gumawa ng mabuti malayo sa pagkaunawa patungkol sa biyaya ng Diyos. At maging sa Roma, sa aklat ng Roma, ganun din po yung pattern ng pagkakasulat ni Apostol Pablo. Pagdating sa kapitulo 12, umubos ng 11 kapitulo si Apostol Pablo para ipaliwanag yung pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Sa kapitulo 1 hanggang kapitulo 3, pinatunayan niya na ang lahat ay nagkasala. Sa kapitulo 4 hanggang kapitulo 6, ipinakita ni Apostol Pablo na tinugon na yung pangangailangan natin sa bilang mga nagkasala. At walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kapitulo 6 hanggang 8, kung paano natin ipamumuhay yung biyaya na ating tinanggap o yung pag-ibig ng Diyos. Kapitulo 9 hanggang 11, ipinakita naman yung lawak ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. At pagdating sa kapitulo 12, therefore, ang unang salita na mababasa natin, kaya naman, ipinamamanik sa atin, kung pabababawin sa salita po natin, ay nagmamakaawa ako sa inyo na kung naintindihan nyo talaga ang biyaya at yung mayamang pag-ibig ng Diyos, babasahin ko po, Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang pagkatapos ng 11 chapters explaining the grace, explaining the great love of God, hinihikayat ni Apostol Pablo ang mga taga-Roma, ang mga mananampalataya sa Roma, na sabing ganoon, iharap ninyo ang inyong katawan na haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At ngayon mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay humihikayat din sa atin, mismo siya, na kung naintindihan natin yung pag-ibig sa atin ng Diyos, ay makikitaan tayo ng isang kakaibang pananampalataya at radikal na pananampalataya. At maging ang ating Panginoong Jesus na dito siya sa lupa, siya mismo ang naging patunay ng Ama na iniibig tayo ng Ama, yung kanyang buhay. At nung siya mismo na pag-ibig ng Diyos, siya mismo nauunawaan niya kung ano yung salitang pag-ibig, kaya naman nakitaan din natin ang ating Panginoong Jesus ng kakaibang paghakbang sa pananampalataya na meron din tayo ngayon. Ano yung mga bagay na makikita sa atin, mga kapatid, kung talagang naintindihan natin dakila nga ang pag-ibig ng Diyos? Ang una na binigay ng Panginoon sa akin, sa aking isipan, if the love of God is great, mga kapatid, inaalok niya tayo ng mga ganitong bagay. Ano yung una niyang inaalok sa atin? Na huwag nating mahalin ang ating sarili. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kaya niya tayong hikayatin na huwag ibigin ang ating sarili. Mga kapatid, isang normal na bagay na sa atin na ibigin at pagmalasakitan yung ating sarili. Hindi masamang makita ang sarili. Ang masama, yung ibigin natin ang ating sarili nang higit kaysa sa Diyos. Mga kapatid, dakila ang pag-ibig ng Diyos na nagawa niyang sabihin na kahit wag mo nang ibigin yung sarili mo, sapat na ang pag-ibig ko sa iyo para makapagtagumpay ka at masabi mong ikaw ay pinagpala. Sobrang dakila ng pag-ibig ng Diyos para sa atin na magagawa nating tanggapin na wag nang ibigin ang ating sarili. Sapat na ang dakilang pag-ibig ng Diyos para pagmalasakitan, para wag nang pagmalasakitan
para pagmalasakitan ng tunay ang ating sarili. Uulitin ko po, sapat na ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kasi minsan, para sabihin natin pinagmamalasakitan natin yung sarili natin, kailangan nating ibigin yung ating sarili. Kaya marami sa atin, favorite natin yung kanta ni ng isang sikat na mga awit, yung learning to love yourself, it is the greatest love of all. Aralin mong mahalin ang iyong sarili at yun ang dakilang pag-ibig. Pero hindi ganun ang turo ng Panginoon. Sapat na ang dakilang pag-ibig ng Diyos para tunay mong pagmalasakitan ang iyong sarili. Mga kapatid, wala akong nakitang nagsabi na mahal kita at huwag mong mahalin yung sarili mo. Maraming manlalamig sa pag-ibig sa iyo kapag hindi mo pinagmalasakitan din yung sarili mo. Mga kapatid, pero ang Diyos, sapat ang kanyang pag-ibig para mapagmalasakitan mo rin, maging kahit huwag mong ibigin ang iyong sarili, magagawa mong tunay na pagmalasakitan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po ng John chapter 12 verse 24, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito at napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay mag-iingat yaon sa buhay na walang hanggan. Sino mang umiibig sa kanyang sarili, mawawalan ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang napupuot sa kanyang sarili, sapat na sa kanya yung pag-ibig ng Diyos na kanyang maunawaan ay merong naghihintay na buhay na walang hanggan. Eh pastor, bakit hindi ko kinakailangang ibigin ang aking sarili? Siyempre sarili ko to, dapat kong ibigin ito, dapat kong pagmalasakitan. Mga kapatid, ang isa pong malaking dahilan na nakikita ko, dahil ang pinakamalaking hadlang para hindi mo maranasan at makilala ang pag-ibig ng Diyos ay ang pag-ibig sa sarili. Mapanganib po ang pag-ibig sa sarili. Sa katunayan, isa ito sa mga katangian sa huling panahon, sa mapanganib na panahon. Magiging mapanganib ang panahon sa huling panahon, at ang isang karakteristik na tayo ay nasa mapanganib na panahon ay yung ang tao ay nagiging maibigin sa kanyang sarili. Mga kapatid, sapat na po, uulitin ko, dakila ang pag-ibig ng Diyos na kaya niyang ialok sa atin na kahit wag na nating ibigin ang ating sarili. Mga kapatid, na ako'y nag-iisip lang ng mga nakaraan, yung mga asawang babae, ako po, may asawa na ako, si Pastor Maricel Bailon, at habang buhay nilang nakasama yung kanilang magulang, alam nilang mahal sila ng kanilang magulang. Pero mga lalaki, tanungin ko lang po kayo, nais kong buksan yung isipan ng bawat isa sa ilustrasyong ito. Tayong mga lalaki, nung simulan nating ligawan yung ating mga asawa, at sabihin nating mahal natin sila, at nung inalok na natin silang pakasalan tayo, isipin niyo po, nagawa nilang iwan yung kanilang magulang alang-alang sa pag-ibig ng isang lalaki na kailan lang nila nakilala. Mga kapatid, kung talagang dakila ang pag-ibig ng Diyos, may kakayanan tayo na iwan mismo yung ating sarili. Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos na maggagawa nating iwan yung ating sarili o wag ibigin ang ating sarili. Ganon din ang babae, dakila ang pag-ibig ng lalaking gusto niyang makasama na nagawa niyang pagpasya na sumama sa lalaking ito at iwan ang kanyang mga magulang. Samantalang habang buhay niya ng kasama. Mga kapatid, kung dakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin, magsisimula na tayo sa araw na ito na huwag ibigin ang ating sarili. Ang sumunod po na kaisipan na ibinigay ng Panginoon sa akin, kung talagang dakila ang pag-ibig ko, inaalok ko kayo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Mahalin ninyo ang inyong mga kapatid gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na magagawa nating mahalin mismo maging ang ating mga kaaway. Yan ang pinakamahirap pag-aralan sa lahat. Mga kapatid, kahit na magtapos ka siguro ng 10 taong pag-aaral na maisip mo na kailangan mong mahalin ang iyong kaaway, mahirap gawin yon. Pero nung makilala natin ang pag-ibig ng Diyos, marami ng patotoo ang umiral sa mundong ito. Nung makilala nila ang pag-ibig ng Diyos, nagawa nilang ibigin yung kanilang mga kaaway. Nagawa nilang pakainin, nagawa nilang ipanalangin, dahil dun sa tinatawag na pagkaunawa sa dakilang pag-ibig ng Diyos. At ito po, love your neighbor not as you love yourself, but as Christ loves you.
Hindi na po tayo inuutosan na mahalin ng ibang tao gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang utos ng Panginoon sa atin, ang utos ng Diyos Ama sa atin, ay walang iba kundi ating mahalin ang iba gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na magagawa mong patawarin ngayon yung taong nakatampuhan mo kahapon. Meron ka bang sama ng loob sa iyong mga magulang, sa iyong kapatid, sa iyong mga dating kasama na matagal na kayong walang pagkakasundo dahil sa isang sitwasyon na hindi niya napagkasunduan? Kapatid, kung talagang dakila ang pag-ibig ng Diyos at naunawaan mo, ikaw na mismo ngayon ang hahakbang, magkaayos lang kayo kahit na siya pa ang nauna o siya ang nagkasala. Hindi na dahilan kung sino ang nagkasala. Dakila ang pag-ibig ng Diyos na tayo ang nagkasala, pero siya ang gumawa ng hakbang para abutin tayo. At kung talagang dakila ang pag-ibig ng Diyos, magpasimula ka na, tawagan mo na mamaya, magpakita ka ng mga senyales na mahal mo yung tao na yon na gumigipit sa iyo, na gumagawa ng masama sa iyo, mag-message ka na sa kanya ng mga salita. Wag mo, kung may kinakailangan, wag biglain. Mag-message ka na, mahal kita sa Panginoon. Ipinapanalangin kita, pagpalain ka ng Diyos. At yun ang isa sa mga patunay. Ang sabi ng Matthew 5:43, narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaaway. Yun ang utos noon. Sa panahon ni Moises, kapuutan mo ang iyong kaaway. Pero sa panahon ng ating Panginoong Jesus, yung law nag-transcend na, mas umangat na kaysa kay Moises. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Dakila ang pag-ibig ng Diyos na magagawa nating ibigin yung mga taong nagsasabi sa atin ng hindi maganda. Dakila ang pag-ibig ng Diyos na kaya na nating mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin. At bilang panghuli, mga kapatid, dito na po ako magtatapos. Kung dakila ang pag-ibig ng Diyos, ito po ang isang binibigay ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng pasanin na ipangalat ang kaharian ng Diyos, ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Naniniwala ako para sa mga manggagawa ng Diyos at sa mga pastor na nagpupumilit, naggumawa sa iba't ibang mga lugar. Hallelujah! Naniniwala ako na kung bakit nyo ginagawa yan ay dahil naintindihan nyo ang pag-ibig ng Panginoon at may lakas kayo ng loob na ipagmalaki yung ipromote yung pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Bakit po? Kasi ang pag-ibig na to ay walang katulad, walang ganitong may klase ng pag-ibig, tanging ang Diyos lang. Kaya ang lakas ng loob nating ipangalat yung pag-ibig ng Panginoon. Kung bakit yung iba nangingimi, nahihiya, ayaw humakbang sa pangangaral, ayaw nilang ipangalat ang mabuting balita kasi hindi nila naintindihan. Akala nila yung pag-ibig ng Diyos kaparehas lang ng pag-ibig ng ginagawa ng tao dito sa lupa. Noong unang panahon, sa mga emperor na nabuhay sa mundong ito, empire, Babylonian, Greco Empire, Persia, Assyria, maraming mga kaharian o empire ang nabuhay sa mundo. At para makasakop sila at lumawak ang kanilang kaharian, kinakailangan nilang makipaggera, kailangan nilang pumatay ng tao, kailangan nilang pairalin yung brutality, gawin yung bagay na hindi maganda para makasakop ng mga bansa. Pero purihin at makapangyarihan ang kaharian ng Diyos na kaya nating sakupin ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng mensahe ng pag-ibig. Wala tayong gamit sa espada sa pagsakop. Wala tayong gamit ng mga armas para hikayatin ang tao na magpasakop sa Panginoon. Noong unang panahon, para hikayatin ang tao na magpasakop kay Cesar, ay tatakutin ng tao. Pag hindi ka nagpasakop, pupugutan ka ng ulo. Pag hindi mo tatawagin Lord si Cesar, king ng Roman Empire, yung emperador, ay nako po, manganganib ka. Pero isipin niyo po, marami na tayong nahikayat. 2,000 taon nang nakalipas, marami na tayong nahikayat. Buong mundo na ang nasakop. Natapos ng, sa loob ng 400 years ang pag-ahari ng Roman Empire. Pero ang kaharian ng Diyos, 2,000 years, mahigit na, hindi pa natatapos. At ang pangako ng Panginoon sa kaharian ito, hindi matatapos ito. Hindi natin kailangan depensa ng espada, tangke, o mga granada, o magagandang armas para magpatuloy ang kaharian ng Diyos. Ang tanging dala natin ay ang pag-ibig ng Panginoon. Tayo pa nga ang handang mamatay. Isipin nyo, sinong mga kaharian ang handang mamatay ang mga sundalo nila at mas lalo pa silang lumalaki? Pag namatay ang sundalo nila at nabawasan sila, pahina na sila.
Tayo mga mananampalataya, nababawasan tayo pero mas lalo tayong dumadami. Mas lalong tumatatag ang kaharian ng Panginoon. Kaya naman, sabi po ni Apostol Pablo ang ganitong salita. Bilang pangwakas, datapot hindi ko na minamahal ang aking buhay. Naintindihan ko ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Acts 20:24. Naintindihan ko ng dakilang pag-ibig ng Diyos na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang katungkulan at ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, kung dakila ang pag-ibig ng Diyos, magsisimula ka ng huwag ibigin ang iyong sarili at magpapasya ka na ipangaral ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga bansa. The gospel or the love of God, it is the power of God. Hindi natin kailangan ipag-pray yung gospel na Lord, magkaroon ito ng power. Yun na mismo ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabi niyo sa tao na mahal sila ng Diyos, yun na yung kapangyarihan ng Diyos na may kakayanang makapagligtas ng mga kaluluwa. Mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, magagawa nating huwag mahalin ang ating sarili. Magagawa nating ibigin ang ating mga kaaway at mahalin ang ating kapwa gaya ng sa Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, at magagawa nating ipangalat ang mabuting balita at ipagmalaki ito kahit saan. Mga kabataan, sa inyong paaralan, mga kapatid, papasok kayo ng trabaho, simulan nyo nang ipromote o ipagmalaki yung pag-ibig ng Panginoon sapagkat ito'y dakila at walang katulad. Tayo po'y minsan pang umawit sa Panginoon. Sige po, inawit natin kanina yung chorus lamang. Hallelujah, puri ng Diyos. Mga kapatid, pag may bago kayong gamit na napakaganda, kinikwento nyo agad sa iba. Lalo na pagka mamahalin yung gamit nyo at matibay at magandang brand. Pagmamalaki natin agad, mga kapatid, yung brand na yon maaaring tapatan pa ng iba yung ganda nun. Pero yung pag-ibig ng Diyos, wala nang hihigit pa ron. Wala na hong mas dadakila pa doon. Bakit nahihiya tayong ipagmalaki sa iba? At ito ang matindi. Kakaiba ang pag-ibig ng Diyos. Gusto kanyang bigyan at ako ng kakayanan, mga kapatid, na ipakita sa mundong yon yung pag-ibig na ipinakita niya sa atin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Awitin nga po natin yung chorus minsan pa. Tayong lahat. Siya ang Diyos na matatakbuhan. Sige po, awitin natin. Hallelujah. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na di nang iiwan. Diyos ma matatakbuhan. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na di nag-iiwan. Diyos magpagay. Sorry, pagkakataon na lang po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. 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 Dakila ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kakaiba ito at magdudulot ito ng kakaibang klase rin ng pamumuhay para sa atin. Dakila ang pag-ibig ng Diyos na magdudulot sa atin ng isang dakilang klase rin ng pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Sa di nang iiwan Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po. Dakila ang pag-ibig nyo. At ang masaya rito, we are the recipient. Kami ang tumanggap ng pag-ibig na yon. Marahil mayroong isang lalaki na magsasabing mahal niya at napakadakila ng kanyang pag-ibig para sa babae niyon. Pero hindi lahat recipient ng kanyang pag-ibig. Hindi lahat tatanggap ng pag-ibig niya. Panginoon, great is your love na lahat kami ay magbebenepisyo sa dakilang pag-ibig na ito. Kami na makasalanan, kami na humiwalay sa iyo, kami na masikap
na lumayo sa iyo, nagsikap ka at nagpilit na abutin kami. At kung talagang dakila ang pag-ibig niyo, makikitaan po kami ng kakaibang klase ng pamumuhay. Panginoon, response sa buhay na ito, sa pagkaunawa, sa pag-ibig. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapanguna. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga fellowship na nakikinig sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat kababayan namin sa ibang bansa na nanonood ngayon. At kayo po patuloy na umaliw sa kanilang mga kalungkutan, namimiss ang kanilang pamilya. Kayo po ang pumuno nito, O Diyos, dahil nasa iyo naman talaga ang tunay na kagalakan. Pagpalain niyo rin po mga kababayan namin na nanonood po ngayon dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa kanilang buhay. Naniniwala ako na habang nagdi-devotion kami, nananalangin din sila na kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng mga taong nanonood. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po hindi magagawa ng iisa lamang. Nagagawa namin ito dahil kami ay iisang katawan. At ang pinakamahalaga, pag tumingin kami sa ulo, ikaw yung aming ulo, Panginoon. At kailanman hindi mapapamak ang isang katawan kapag ang ulo ay ikaw, Panginoon. Maraming salamat po. Magpalain niyo po ang bawat isa sa iyo po, lahat ng papuri sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Magpalain kayo ng Panginoon. Ito po, mabagal na ipapakita ko sa inyo dahil laging mabilis daw eh. Yan po, mga kapatid. Kasama po natin. Ayan. Sel! Ayan po. Praise the Lord. God bless you po. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon.